You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. We are on a series on life goals at nakita po natin kung gaano kahalaga yung life goals. Napakahalaga. Tingnan niyo po ang sabi ho, succeed at what truly matters. Alam niyo, sa tuwing naaalala ko po yung bagay na yan, naaalala ko lagi si Kenneth Olmer. And I know that most of you have heard of this sa aking mga previous preachings. Pero gusto ko lang pong i-remind ang bawat sasa. Kung naaalala niyo po si Kenneth Olmer, he took an exam. Siya po ay napakasipag na ano. Kaya lang po, nung nalaman niyang may exam, ano to? Take-home exam. Take-home exam. At dahil take-home exam, talaga naman walang tulugan. 2 weeks na walang tulugan. Talagang tinrabaho niya yung kanyang assignment. Tinrabaho niya kasi nagkataong absent siya nung in-announce yung assignment na yon. So, nilaman na lang niya sa kanyang mga kasama o kaklase. O eto na. Sikat na teacher ho ito at pastor, si Kenneth Olmer. At ito na ho, nung nag-submit na ho siya ng kanyang assignment, he was very proud. Can you imagine, at that time, wala pong computer. Ang ginagamit po ay typewriter. Ngayon, di ito na, submit, tuwan-tuwa, mga research siya kapal. Pagbalik niya, pagkatapos ng 2 linggo, sabi niya, excited na siyang makita yung kanyang grade. Ang grade niya, oh, laki-laki, letter F, may bilog pa. Sabi niya, bakit ako letter F? Nakalagay sa comment, good research. Wow, maganda yung research. Good presentation. Oh, good naman pala eh. Sabi niya, good effort. But failed. But this is not the assignment. Di patay. Alam nyo, ganyan ang maraming tao. We've been too busy about so many things, pero hindi pala yun yung pinagagawa sa atin. Kaya alam po ninyo, sa mundo, listen to this, ha? Huwag ho kayong mag-guilty that somehow, kung wala ho ang picture ng spirituality o ang Diyos. Gusto natin maging successful in terms of yung money, in terms of recognition. Gusto natin yan, relationships. Gusto natin. Bakit? Kasi we are designed that way. Alam nyo ba yun? From the very beginning, when God created us, pinromide niya na lahat ng pangangailangan natin. Kaya sanay tayong ganoon. Yun ang ating design. Tapos hindi lang yun. Dinesign pa tayo ng Diyos na mamuno. Rule the earth. Be fruitful and multiply. So we were designed that way. At ano pang sabi ng Diyos? Napaka-amazing agad. Ano sabi niya? Talagang kaya dinesign tayo ng Diyos? It's not good for a man to be alone in that He created a woman to be His helpmate. Sabi niya, so we were designed for relationships and He wants us to be successful in that regard, in that area, on those areas. Ang problema lang, men fell into sin at dahil nagkasala ang tao, lahat ng ating pursuit corrupted. Nakintindihan natin? Kaya nga, tingnan ninyo, kahit anong tagumpay natin sa mundo, laging will end up into frustration. Ma-promote ka, yung inaakala mo na pag na-promote ka, ayos ka na, biglang ba't ganito? Ang daming responsibilidad, ang daming problema. Akala mo lang kasi, parang pag naka-promote, okay na eh, ganda ng pangalan, presidente. Pero hindi ka makatulog, di ba? So, sa madaling salita, bakit ganun? Lahat ng bagay na gawin mo, corrupted. Lahat sumasama ang loob mo lang. Di ba? Nag-asawa ka, umaasa ka, yes, panalo! Sa dami ng nanliligaw, ako ang nakapakasagot sa kanya at ako ang napakasalan. Oh, sakit ng ulo rin. Oh, yung inaakala mo, panalo, talo pa rin. Bakit? Kasi nga ganito tayo. Kasi dahil sa kasalanan, we were dead in our trespasses and sins. In which you formerly walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the earth, the spirit that's now working in the sons of disobedience. Among them, we too are formerly live in the lust of the flesh, indulging the desires of the flesh, and of the mind, were by nature children of wrath. Can no matter what we do, we're dead. Walang buhay. And if there is no life, there is no success. Kaya nga, kahit anong gusto mong abutin sa buhay, it will end up into frustration. You will only find real success when you experience the rich mercy of God that because of His great love with which He loved us, ano sabi niya? Even when we were dead in our transgression, made us alive together with Christ.
by grace you've been saved, and raised us up with Him, and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Kaya kung wala yung resurrection noon Sunday na ating celebrate, hindi tayo nabuhay kasama ni Jesus. We will always be in our situation. And God lifted us up. Kung binuhay ka and you receive life, inaangat ka niya doon sa kabiguan ng buhay. Nagkakandilihan po. Kaya you may or may not have the position, pero may buhay ka. Kaya, tinayasabi ng Diyos, so that in the ages to come, He might show the surpassing riches. Yung pangako niya, yung yaman ng Diyos sa kanyang biyaya, sabi niya, towards us in Christ Jesus. For by grace you've been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not as the result of works, so that no one may boast. Now listen to this. Binalik niya tayo sa original design. For we are His workmanship, masterpiece, individually designed, individually passioned by God. Sabi niya, created in Christ Jesus, kasi that's our purpose. We are created in Christ Jesus for good works. Kasi lahat ng gawin natin, dahil sa dead tayo, wala tayong malasakit sa ibang tao, wala tayong pakialam sa katawan ni Kristo, wala tayong pakialam sa ibang tao, kasi we're now part of the body of Christ, may bigla ka ng pakialam sa iba. Yun ang totoong good works. Tingnan niyo sa bahay. Kahit mga anak natin tataka tayo, binigay na natin lahat, pero sarili pa rin ang iniisip nila madalas pag hindi sila Christian. Hello? Tingnan niyo na lang po yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Kawawa ho na awa. Mga kababayan natin. Sulat na sulat yung mga taga rito. Ate, may sakit ako, ate. Kailangan ko tulong, ate. Kasi ate naman nagkakandi makanda o gaga, nag-aalaga ng ibang tao para lang magkapera. Magpapadala ng pera, inuubo po. Tapos yung kapatid papadalahan. Ano yung problema ng kapatid? May sakit siya. Wala siyang cellphone. Cellphoneitis. Ibibili lang ng bagong cellphone. Dahil lumabas na ang Samsung S10. Wala pa nun. Pero nauna na siya. At sabi niya, which God prepared. Look at what the words. God prepared beforehand so that we would walk in them. Kaya nga, ang ganda ng definition na binigay ni Pastor Peter when it comes to success, becoming all that God wants you to be, God wants us to be, then doing all that He wants us to be, to do, and hearing Him say, when we are face to face with Jesus, when we are face to face with Jesus, well done, good and faithful servants. Sabi niya, enter into the joy of your master. Nakakanindihan po. That's why we need to redefine the idea of success. Yun yung ating tinalakay, tama? Then after that, we studied about success at work. Concern ng Diyos sa trabaho natin. Pakisabi mo sa tabi mo, concern ng Diyos sa trabaho mo. At napansin nyo ba, minsan parang ayoko na magtrabaho, nakakatamad. Kaya pag Lunes, ano nang ating pakiramdam? Lunes na naman. Kakatamad. Di ba? Parang bakit ba may Lunes? Kahit walang pasok ng Lunes, Martes pa rin, ganun pa rin pakiramdam mo. Maliban na mag-Biyernes at sweldo, yes! Iba pakiramdam. But you need to understand, work is not a curse from God. Ito ay hindi curse, we are made to work. But the life goal of work is to advance God's kingdom. Kaya hindi tayo excited because we're not living for somebody else. Tingnan nyo ha, kapag in love ka sa isang tao sa trabaho, excited ka. Halimbawa lang, kung binata kayo at meron kayong type sa office, para nagmamadali ka, sana Lunes na. Tama? And if you're working with your lover, with your real love, si Jesus, at alam mo that He's there, whether you are at work or not, I believe you will also be excited. Kaya tingnan nyo po, it's not about being happy actually at work, but finding where God wants you to be and to become the best that you can be for Him. Kasi yun ang nagpapasaya sa'yo. Si God. Hindi yung trabaho. Now, look at this. It's not the greatness of the work that defines your success, but the centrality of God's greatness in your work. Now, kung nagtatanong kayo sino nagsabi niyan, sinulat ko lang po yung mga nasa isip ko. Nang minemeditate ko lagi, every time I remind myself, kahit yung work, hindi yung dakila dahil, wow, big time yung trabaho. Wow! Hindi. Dakila yan.
Hindi dahil sa ginagawa mo. Kahit na naglilinis ka lang o naglaluhugas ka lang ng plato, dakila yan. Kung ang sentro ay yung kadakilaan ng Diyos. Hello? Minsan, ako po si attorney. Wow, attorney. Wow, big time. Ako po si senador. Big time, senator. Tapos parang, ako po ang janitor. O ngayon, linisin mo na. Walang ganon. Kahit janitor yan, kung ang sentro niya ay si Jesus at ginagawa niya yon para kay Jesus, that is success. Because kitang-kita mo yung centrality ng Diyos sa kanyang ginagawa. Amen? Hello? Baka sabi sa tabi mo, succeed in your work. No? Allow the centrality of God. Kaya ngayon, pag-uusapan natin is succeed in your finances. Wow! Sinong gusto may kapera? Woo! Yung iba ayaw magtaas ang kamay dahil walang kapera-pera. Sabi niya, wala akong pera. Di ba? Hirap na hirap na ako. Di ba? Minsan ang isip natin, allergic yung ibang tao, pera! Ayoko niyan! Huwag natin pag-usapan sa church yan, pera! Wah, mga mukhang pera! Alam niyo, mali kayo. Yung iba, si Mena, ay, gusto niya lang kasi puro mayayaman kayo. Ay, iba naman, mahirap lang kami, kaya walang nagpag-usapan yung pera na. Trust me, mayaman o mahirap, parehong pera, napakahalaga sa kanila. Nagkakaniniyan po? Kung wala kang pera, ano ka? Wala pera. Yagit. Tama? Ngayon, alam niyo bang concern din ng Diyos para sa bawat sa atin, para sa ating mga pangailangan? He wants us to be financially successful. Sino bang ayaw? Ngayon tanong lang, ano ibig sabihin ng financially successful? Yun ang tanong. Kasi pag hindi mo alam, akala mo, pag marami ka ng pera, successful ka na. Hindi totoo yun. Maraming pesa, sabi nga ni John D. Rockefeller, I earn millions of pesos and I've never been happy. Oh, success ba yun? It's never been success. Hindi siya masaya. Ito, ang success sa utak natin when it comes to finances, financial freedom. What do you mean? Sige nga, ano ibig sabihin ng financial freedom? Eh, paano ka magiging free kung enslaved ka ng finances? Alipin tayo minsan ng sarili natin pera. Hello? So, alam nyo, ulitin ko, paano ibig sabihin yan? Kaya financial freedom happens. Listen to this. When you get what you really need, not the things you think you need. Ha? Ulitin ko ha. Yung makuha mo, yung talagang kailangan mo, hindi yung akala mong kailangan mo. Okay ba yun? Nagkakadinan tayo? Kaya sabi niya, alam niyo ba, yung pera, minsan, nagdidikta noon ng ating pagkatao. Kaya yung tagumpay dyan, yung pagkatao mo. Halimbawa, sabi ni Dave Ramsey, isa po siyang businessman, author, and speaker. Pag marami kang pera, sabi niya noon, basahin ko na lang. Ayaw lumabas yung Tagalog ko. More money will make you more of what you are right now. Sabi niya, yung dami ng pera, yun ang magpapa-intensify ng pagkatao mo kung sino ka ngayon. Sabi niya, kung miserable ka, pag nagkaroon ka ng maraming pera, lalo ka magiging miserable. Okay ba yan? Pagka mapagbigay kang tao, kapag marami kang pera, lalo ka magiging mapagbigay. So, ibig sabihin, ang magdidikta yun, yung pagkatao mo. Nasusunod natin. Andiyan pa kayo? Parang ganito yan. Kung hindi ka masaya ang walang pera, kahit magkapera ka, hindi ka rin sasaya. Okay po? Parang mas masaya yung may pera. Sabi ni iba, parang, di ba? Subukan mo. Di ba, wala kang pera. Bigla ka nagkaroon. Ay, ba't ang konti? Biglang, hindi ka pa rin masaya. Pero kung masaya ka na nang walang pera, nagkapera ka. Nagkapera pa ako. Eh, masaya ka na eh. Yun ang sinasabi niya dito. Now listen, ito crucial. Ano ba talaga kailangan natin totoo? Para linawin nyo kaagad, para hindi tayo nahihirapan niya sa pera na yan. Yung pera na yan, magandang alipin yan. Kailangan maintindihan mo, ang kailangan ng bawat isa, hindi pera. Ang kailangan niya, buhay. Na magbibigay ng kapayapaan at kakontentuhan. Hello?
Kaya pag wala kang buhay, ulitin ko, pag wala kang buhay, wala kang kabuhay-buhay, wala kang kapayapaan. At tiyak ko, hindi ka makokontento. Kasi you will always look for life. Kaya hindi ka makokontento. Andiyan pa kayo? Parang sumasama ang loob nyo ah. Nairelax lang, tuturuan ko kayo paano magkapera. Nang may buhay. Okay? Kasi concern ang Diyos dyan. Now listen to this. Kaya balikan natin. Ano ang true success? Becoming all that God wants you to be and doing all that He wants you to do and hearing Him say, well done, good and faithful son. In other words, yung totoong tagumpay sa pera should help us become what God wants us to be. Yung tagumpay sa pera, lalo tayong nagiging kung sino dapat tayo. Okay ba yan? Kaya money is not an end. No? Ito ay means to an end. Kumbaga, ito yung gusto mong Diyos mangyari, ito instrumento mo lang para maabot mo yan. Hindi yan ang iyong end. Hindi yan ang iyong destiny. Okay? Hindi yung pera, pera, instrumento lang yan. Hindi tayo alipin ng pera. Pakasasaktan mo, never to be enslaved by money. Sabi mo. Ba't parang alipin na kayo? Nahihiya ako, ayaw ng boss ko, sabihin ko. Diba? Hindi, sabi mo, huwag ka magpapaalipin sa pera. Ang pera, alipin natin. Parang ganito, huwag mong habulin yung pera. Hayaan mo siyang maghabol sa'yo. Ah! Hindi nyo maramdaman, no? Ulitin ko. Hanggat hindi ka na naghahabol sa pera, siya na ang hahabol sa'yo. Dahil ang pera ay pakipot. Kaya huwag mo siyang habulin. Kaya friends, listen to this. Kaya ito ang pinaka-overarching principle natin ngayon. Money does not corrupt everybody. But the love of money corrupts anybody. Listen, wag na wag mong mamahalin ng pera dahil ang pera naman, wala namang ikasisira sa iyo yan. Pwede kang masira pag napamahal ka kasi kaakit-akit din naman siya. Nagkakandinan tayo. Iba, hindi mang maakit, inaamoy-amoy pa. Ang bango ng pera. So, humahalimuyak ang kanyang amoy. Kaya dapat huwag kayong mahalimuyak dyan. Kaya money does not corrupt everybody. But the love of money corrupts anybody. Nagkakandidihan tayo. So, tingnan nyo sabi ng Bible. For the love of money is a root of sort of evil. In madalit salita, walang problema sa pera. Kaya huwag kayong maging allergic. Dahil ang Diyos hindi rin allergic sa pera, siya nagbigay niyan sa atin. Hindi siya allergic, kaya sabi niya, huwag kayong mamblema, huwag niyong masyadong ano yung pera na yan, pero huwag niyong mamahalin. Yun ang ibilin ng Diyos. Magtitingnan tayo. Kasi yung pagmamahal sa pera, yan ang magdadala ng lahat ng kasamaan. Papaliwanag ko sa inyo mamaya, paano ibig sabihin ng pagmamahal sa pera. Tuturuan ko muna kayo yung prinsipyo ng Diyos para mapatunayan natin na ang Diyos ang nagpapala sa tao para magkapera. Okay ba yan? Now, tingnan niyo po sabi ng Bible, and my God will supply. Sino magsusupply? Si God. Kaya kung inaakala ninyo ang Diyos, kinuha niya kayo para maghirap kayo at magdusa, relax ka lang. Because my God, the God that I know, is a God who supplies. What now? All what? All of my needs. Can you imagine? Lahat ng kailangan mo. Ulitin ko, based on what you are, on what God wants you to do. Kasi lahat ng needs mo, sabi ng Diyos, ipoprovide niya. Ngayon, yung iba, gusto nila ng kotse, pero hindi naman sila dapat magkotse. Para ganito yan. Ikaw ay tricycle driver. Ang hinahangad mo, kotse. Ano itutulong sa'yo yan? Wala itutulong sa'yo. Maliban, ipromote ka ng Diyos, maging Grab driver. Nakuha ninyo? Kaya, wag mo kaisip habang nagtatricycle ganyan, sana kotse. Eh, yun nga, binigay sa'yo negosyo ng Diyos eh. Bakit mag-enjoy ka muna sa tricycle mo? Pag pinromote ka ni God, kailangan mo na ng kotse. Tama ba? Para yan yung kaibigan ko sa Amerika eh. Sabi, ang ganda ng bahay ko, pare, dadaling kita. Sabi, ang laki. Sabi ko, yan eh, blessing ni God. Blessing, ha? Sabi niya, alam mo, minsan di na ako nakakatulog eh. Diyan eh. Bakit? Tatlong jobs ko para mabayaran ko yan. Tatlong trabaho. Dito na nga ako sa sasakyan nakakatulog eh. Ha? Sayang naman. Ba't ka pa bumili ng malaking bahay? Sana bumili ng sasakyan na malaki na lang para mas masarap ang tulog mo.
Naintindihan sabihin, minsan mali kasi ang ating intindi. Kaya dapat, kunyari, naghahangad ka ng, marami sa atin, naghahangad ng cellphone. Eh, ang ginagawa mo, nagtitinda ka ng candy sa daan. Ano yung tatawag sa driver? Hello, gusto mo candy? Gusto candy? Ano ka ba? Kaya, gumagastos ka unnecessarily. But God supplies all our needs. In my case, kailangan kong computer, binigyan niya akong computer. Pag sira na yan, papunta naman niya yan eh. Kasi kailangan. Naintindihan po? Oh, yun, ganun lang yun. At hindi nakakasira sa panawagan na meron ng Diyos sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Nagkakaintindihan po tayo. Sa madalit salita, basta kailangan mo, God will provide. Amen? Now, tuloy tayo. According to the riches of your country. Ganun ba? No, according to His riches. Alam mo sa Tagalog yan? Sa hindi niya maubos na kayamanan ng Diyos. Pero nakakapagtaka, napakaraming Christian, parang inaapi sa mundo. Parang kawawa naman ako. Alam mo, wala akong kapera-pera. Wala kaming makain. Wala ka bang Diyos? Hindi ba tatay mo si God? Hindi ko kailangan magmukhang mayaman. Ang kailangan ko maintindihan, ang puso ko mayaman dahil hindi ako nagre-reklamo. Kasi ang taong utak mahirap, reklamo ng reklamo, pakiramdam niya, lagi siyang inaapi. Hindi tayo ganoon. Kasi Christian tayo, hindi tayo kailanman inaapi. Dahil ang Diyos natin ang makapangyarihan sa lahat. Kung pinahintulutan niyang mahirapan ako ngayon, hindi para ako iapihin, kundi para ganapin ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Nakuha natin? Hello? Kaya sabi mo sa katabi mo, ang Diyos mo mayaman. At ang Diyos mo ang magpo-provide ng iyong pangangailangan. Ulitin ko ha, hindi greed. Pangangailangan. Magkakaiba tayo ng pangangailangan, kaya hindi rin tayo pare-pareho ng dami ng ina ng ari-arian. Ulitin ko ha, iba-iba ang ating pangangailangan, kaya iba-iba rin ang ating ari-arian. In my case, lagi akong, bilang pastor, lagi akong bumabiyahe. Kaya sa akin, to invest on cars, mas importante sa akin. Hindi ko kailangan ng dalawahan lamang na kotse, na sports car, dahil hindi naman ako lalaban sa karera. Nakuha ninyo? Pero, ginagamit ko yung sasakyan para sa aking mga pagbabiyahe, kaya nag-i-invest ako dyan. Sa madaling salita, God provides what is needed. Kaya tinan yung sabi ng Diyos, hindi ibig sabihin, upo ka na lang. Okay, the Lord will provide. Hindi ganun. Tinan yung sabi ng Lord, God, it is He who is giving you the power to make wealth. Siya nagbibigay ng kapangyarihan para ikaw ay kumita. O kung siya magbibigay ng kapangyarihan, ay lumapit ka sa kanya. Kung siya magpo-provide, kausapin mo siya palagi. Ang problema natin, hindi natin kinakausap ang Diyos eh. Trabaho tayo ng trabaho, hindi natin siya kinakausap. Kausapin mo si God. Siya yung magbibigay sa'yo ng talino. Nagkakaintindihan po. Tinan sabi sa Ecclesiastes 9, sabi nga noon, ano sabi niya? Ang pagnalo sa takbuhan ay hindi para sa mga mabibilis. Isipin nyo, hindi lahat ng pinakamabilis na nananalo sa takbuhan. Hindi lahat ng malalakas ang nananalo sa digmaan. Hindi. Sino? Yung tinalaga ng Diyos. Kaya sa Diyos tayo umasa. Kayo mga bata, huwag nyo sabihin, hindi ako marunong sa pag-aaral. Ano ka ba? Pag-aral ka, humingi ka ng talino sa Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi naman niya sinabi, magiging summa cum laude ka. Ang sabi niya lang, bibigyan ka niya ng talino. Hindi para mangopya, kundi para luwalatiin ng Diyos. Amen? Mga tatay, ganun din, tuturuan ka niya at bibigyan ka ng talino. You pray. Eh, di tayo nakikipag-usap sa Diyos. Kaya kung naghihirap kayo, simple lang, lumuhod kayo, makipag-usap kayo ng masinsinan sa Diyos. Panginoon, ba't ako naghihirap? Ano po ba dapat kong gawin? Nakakadindihan tayo. Kung sobrang baon na tayo sa utang, makipag-usap tayo sa Diyos. Huwag kang maghanap ng uutangan na naman. Usap kay Lord, ano po talaga problema ko? Tulungan niyo po ako dahil kayo nagbibigay ng talino at ng kapangyarihan para kumita. Nagkakaunawaan tayo. Hello? Okay, tuloy tayo. Kaya mayroong habit na ginagawa ang Diyos para matutunan natin. Mabilis nito ha, habit. Ano yan? Una, manage it. Keep a good accounting of God's resources. Outline your spending. Nest egg, para madagdagan natin. Nest egg or save. Ibig sabihin ng nest egg, mag-ipon. Embrace tithing principle and yield first before enjoying it.
Now, iba sa atin, eh ako mayaman na ako eh, huwag mo na akong turuan. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Ulitin ko, ang yaman hindi nasusukat sa dami ng pera. Nasusukat sa kalalagayan ng puso sa kabila ng lahat ng meron tayo o wala. Nagkakaintindihan tayo? Okay. Tuloy tayo. So ano ibig sabihin nun? Manage it. Listen to this. Una, ang Diyos, very practical. He tells us what to do. Kaya ang Bible, nagturo rin paano gamitin ang pera. Kaya as young as you are, be successful in your finances. How? Manage it. Keep a good accounting. Sa accounting, napaka-importante ang bottom line. Okay? Ibig ako bilang accountant, napaka-importante ang bottom line. Kailangan alam mo. Ngayon, paano malalaman? Maraming tao, nagdinegosyo, hinahayaan na lang yung mga managers nila. Sige, kayo nang bahala dyan. Hindi ganun ang totoong manager. Ganito dapat. Sabi ng Bible, riches can disappear fast. So watch your business interest closely. Know the state of your flocks and herds. Noon, ang yaman, nabibilang sa dami ng tupa, sa dami ng alagain. Kaya nga, binibilang rin 6,000 flock, 6,000 oxen, 3,000 sheep. Napansin nyo ba yan? Kahit sa Job? In other words, may record sila. Marami sa atin, gastos ang gastos, hindi natin inaalam anong record natin, wala tayong accounting. Basta, ang hiling natin mag-signs and wonders. Lalo ngayon, nauso na yung, yung credit card. Sign ang sign, pagkatapos ng mandyan na yung statement of account, nagwa-wonder, ha? Saan na ako magbabayad? Paano ko mapapayaran ito? Walang ganon. You need to know where your money is going and where your money is coming from. You need to know how much is coming in. You need to know how much is going out. Nakukuha natin. Andyan pa kayo. Kahit isudyante kayo, alam nyo dapat yun. Magkanong baon ko? Magkanong gastos ko? Naalala ko yan, God has been so good. Nung naging Christian ako, kasi tatay ko binibigay lang baon sa akin, papunta lang, kulang pa eh. Biro nyo pa, masahe ko papunta, 6 pesos, ang baon ko, 5 pesos. Type nyo? Eh, paano yung pauwi? Ang galing ng Diyos, God gives ability to gain wealth. Yaman din lamang ko, konti ang pera ko. God taught me, one, huwag kang maingit sa mga classmate mo. Yung pera, nilalakad ko na lang. Kasi alam ko na eh, kapag ginastos ko, ubos, nilalakad ko. Sa nakaipon ako ng isang araw, 5 piso, tama? Pati pabalik, palakad na. Eh, isang linggo yan, nakabili ako ngayon ng papel. Paninda. So, nagtitinda ako ng papel sa mga classmates ko. Kaya nga, nagtitinda akong ganyan, exam, maubos ko yung paninda ko eh. Ako ang walang papel. Ay, nakakahiya. Oh, sunod, natutunan ko magluto. Paturo ko sa magulang ko. Turo akong peanut butter. Kaya may kapital ako, binili ko ng peanut butter, ng mga raw materials, nagawa ko peanut butter. Nagbebenta ako sa mga teachers ko. Wala akong libro, kaya sa library ako pumupunta. I could not afford to buy books. Tapos, nakakita ako na magtitinda ng chinelas. Nagtitinda akong chinelas. Hiniya pa nga ako ng isang gwardiyang kasama ko, kaklase ko, sabi niya, binubuksan yung bag. Ano to? Nilalabas yung sandwich, yung peanut butter, puro paninda. Walang libro. Kala ko ba nag-aaral ka? Oo, accounting. Business administration. Kaya nga nagbi-business ako sa loob eh. Nakatapos ako. Kaya naman, aral ka din. Kasi kailangan mo mag-aral. Kasi makaka-scholarship ka. Libre tuition fee. The another additional income. Kaya yung mga sabi, wala kasi kaming pera, hindi kami makapag-aral. Excuse me. Lahat naman tayo walang pera, no? Hindi yun excuse. You think and you manage. Magkano pumasok, magpara alam mo pa paano ilalabas. You better know how to manage your money. Have a good accounting. Kahit pastor, kahit church, ganun yun. Nagkakaroon ng accounting, hindi ko by faith. Oh, bahala na si God, bahala na si God, bahala na si God. Kaya tuloy niyan, bahala ka na rin. Nakuha ninyo? Hello? Huwag niyo sisisihin na ang Diyos pinabayaan kayo. Hindi siya nagpapabaya sa atin. He wants us to be disciplined enough to understand how to manage His resources. Okay? Andiyan pa kayo. Okay, sunod. Papakita ko sa inyo. Kaya tinyo ha. Get the facts at any price. Alamin mo. Huwag kang in the dark na parang hindi ko alam nangyayari. Alamin mo. Biski bago ka bumili, mag-canvas ka naman. Nang hindi ka niloloko. Minsan kapatiran, nanloloko sa atin. Trust me. Yung ibang kapatiran, mura na yan, brother. Eh, alam niyo ba ganito? Tuturo ko sa inyo ha. Ay, natutunan ko to sa buhay bilang makasalanang tao.
Pansinin nyo, pag kapatid mo magbibili, sasabihin sa kaibigan, pare, kapatid ko naghahanap ng kotse. Bigyan mo akong tubo, ha? Bibili talaga yun. Akong bahala. Pati kapatid, tinutubuan. Hindi naman masamang kumita. Pero huwag mo malapas tanganin. Huwag pagsamantalahan. Andiyan pa kayo? Nangyari diba sa inyo yan? Para malungkot kayo. Oo nga ata. Naisahan ako. Minsan, akala mong kaibigan, yun pang mag-ano sa'yo. Ang radar natin, huwag nating aalisin. Get the price, get at any price. Pero ako, get the facts at any price. As a Christian, yaman din lamang, magbabayad din naman ako sa hindi Christian, uunahin ko na yung Christian. Kung konti lang diferensya, sa Christian na lang. Nakuha niyo yung sabihin? Pero hindi rin ako papayag na naiisahan ako. Mukha lang akong parang naiisahan pa nakipag-usap. Naku, sorry, hindi ako marunong. Pero sa totoo lang, kukompute ako. Kasi, hindi ko pera yan. Pera ni Lord. Kahit nung ako po magsimula sa ministry, ako'y by faith. Pero, marunong po ako magbilang. Accountant ako eh. Hindi ako basta credit card na ganyan. Alam ko kung magkano yung pera ko bago ako mag-issue ng credit card para pagdating na statement ng bank account, bayad agad lahat. Wala akong utang. Andiyan ba tayo? Hello? Kaya nga, you need to know what you own. You need to know how much you owe. You need to know how much you earn. And you know where it goes. Yung para hindi ka in the dark na parang, ha? Baon na pala ako sa utang? Eh, hindi mo kasi inaalam eh. Alamin mo. Nang hindi ka nababaon sa utang. Hello? Masabi mo, eh, Pastor, paano kung nagkamali na ako? Eh, di magdusa ka. Ay, hindi, joke lang. May tuturo ko sa iyo, paano babawi? Ha? Oh, relax lang kayo, huwag kayo matulog. Ha? Okay. Number two, letter O. Outline your spending. Ano yung M? Manage it. Keep a good accounting. Now, outline your spending. Ilista ninyo. Plan carefully and you will have plenty. Planuhin mo mabuti. Ang tawag dyan sa terminology natin, budgeting. Budgeting. Maraming tao, walang budget. Eh, Pastor, walang may iba-budget. Kalokohan. Anong walang iba-budget? Yung maliit na mera ka, i-budget mo na. Para hindi ka nagbasta sa gastos, alamin mo kung saan yung importante. Tingnan niyo lang ha. Isipin niyo lahat ng mga pinaggagastos natin hindi kailangan. Huwag kayo basta seller say. Tingnan niyo sabi dito. If you act too quickly, you will never have enough. Ano ibig sabihin nun? Impulsive. Ay, sale! Bili tayo sale! Ang daming sale. Puro plato. Hindi naman ginagamit. Punta kayo sa bahay, ang dami nating nabili na hindi naman kailangan. Tama, mali. Hello? Dahil sa ano? Sale. Huwag kayo magpapaloko sa sale. Halos lahat yan may sale. May opening sale. May closing sale. Mayroong beginning year sale. May year-end sale. May mid-year sale. Laging may sale. Yung isa nga, pinangalan na nga, sales. Huwag kayo magpapaniwala sa ganoon. Pag hindi mo kailangan, huwag mong bilhin. Hello? You plan. You budget. Kasi God provides. Alam niyo kung bakit ko tututuro sa inyo? Kasi hindi magiging matagumpay ang bansa kung di tayo matagumpay. And we need to teach this to others. Kasi tutulungan tayo ng Diyos. Kasi ang Diyos gusto niya maayos ang buhay natin. Ayaw niya magulong buhay natin. How can we fulfill the Great Commission? Kaya iba sa atin, hindi ako maka-attend ng Bible study, hindi ako makapag-D-group. Bakit? Wala akong pera, kailangan ko pa, wala akong pabasahe, wala kailangan ko pa magkayod. Ba't ka na umabot sa ganyan? Ang Diyos natin nagsusupply. Kaya lang, tuturuan niya tayo papaano. Kaya sabi niya, never to be impulsive. Now look at this. Stupid people spend their money as fast as they get it. Yan ang problema ng tao. Pag kumita, bilhin na kagad. Ngayon, mas stupid yung bumibili na hindi pa niya kinikita. Sinanla na yung ATM. Eh, ba't sinasanla yung ATM? Bakit? Eh, tsaka baka manalo ko sa loto. Wala ka pang napapanalunan? Gumagastos ka na? Eh, kung yung ginagastos sa loto, in-invest mo na lang, hindi sana naubos yung pera mo. Kaya, napaka-importante yun. Don't spend right away. Think, plan. Isipin mo, ano bang gusto kong mangyari? Ano bang gusto kong maipon? Takalista na yan. Tama? Pero nyo, ang daming pinag-aaway. Alam nyo ba sa Amerika, 64% nagdi-divorce dahil lang sa pera? Kaya nga ako, pa nagkakasal ako, sinasabi ko to eh. Kung pera lang ang dahilan ng pag-aasawa mo, naku, mangutang ka na lang, mas mura. Kasi hindi pera ang issue sa mag-asawa. Biro nyo sa Amerika, pinag-aawayan ng pera dahil lang sa, ay, kaya naghihiwalay. Sa Pilipinas, madala, pinag-aawayan isang bagay na wala sila.
Wala na kasi na, nag-away pa. Diba? Wala na nga kayo. Di, magtulong na lang kayo magkaroon. Diba? Two heads are better than one. Oh, tuloy tayo. Kaya you better outline. Then, learn to save. Learn to save. Learn to nest egg. Ano ibig sabihin nun? The wise man saves for the future. Isipin niyo mga Hapon, mas mahirap. Sobrang sad-sad sila noon after the Second World War. But you know what they did? They saved 20% of every income they have. Kasi ang pinakamalaking saving sa mundo. Nagsisave sila. They're helping together one another. Kasi tayo, ang savings natin, ang liit. Lagi sila, wala naman tayo pera, isisave sila. Hindi totoo yan. Kaya tinuruan ko mga anak ko, oh, ganito ha, sa bawat 10 piso na inyong kikitain o natatanggap, laging nakahiwalay na dapat dyan yung tatlo. Yung tatlong, ano, tatlong piso. Yung isang piso para sa iyong emergency savings, yung isang piso para sa inyong investment savings, yung isang piso mamaya ko papaliwanag. Pero dapat nakatatabi na yan. Ang principle dyan, 10-1-1-1. Okay? Regardless of how much you have. Kaya nga, pag-graduate ng mga anak ko, may pera sila. Hindi ko sila binibigyan ng baon. Bibihingi lang sila pag kailangan nila. Hindi ko, wala akong sakit ng ulo sa pagdating sa pera sa mga anak ko dahil alam ko, they know how to spend their money. Nagpunta kami sa Japan. Mga anak, binigyan ko ng mga pera. Eh may prinsipyo lang. Makaka-glorify ba kay God dyan? Makakapagtulong ba sa kapwa mo yan? Magbibigay galang ba sa magulang mo yan? Magbibigay galang ba sa bansa mo yan? Di ba? Mga simple lang yung mga tanong eh. Kaya always good, give me good, five good reasons. Makakatulong ba sa iyo sa person? Always give me five good reasons bago bumili. Oh, di wala sila nabili. Pag-uwi, eh, dami namin pera. Hindi yung bili na bili na bili na bili, bili na bili. Hindi, ubos sa pera nila. Kahit ako, pag-uwi nga, ganyan na ako, okay. Okay. Okay, di ba? Plan. Always learn to save. Now listen to this. Money that comes easily disappears quickly. But money that is gathered little by little will grow. Kaya inuunti-unti lang, huwag mo, madali, oh, dami, hindi. Dahan-dahan, ipo ka lang, lalago din yan, lalago din yan. Then embrace tithing principle. Listen to this. Maraming tao, ayan na kasi sabi ko may tithing. Now listen, tithing principle. What is the principle? Look at this. Ang tithing, hindi yan batas. Yan ay prinsipyo. It reminds us that everything we have belongs to God. Nagkakalinan tayo. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, hindi niya sinabing give. Bring, ang sabi niya, bring to my storehouse a full tenth. Hindi kalahati, a full tenth of what you earn. Test me in this, says the Lord. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. Sabi ng Diyos, I want to bless you. But I want you to be faithful to whatever I give you. I want you to be faithful on that. Kaya sabi ng Lord, ang imamanage mo lang 90%, yung 10%, akin yan. Now, sasabihin lang, di ba batas yan sa Old Testament? Now, listen to this. Wala pa yung batas, ginagawa na ni Abraham yan. Ginagawa na ni Jacob yan. Nagkakandilihan po. Wala pa yung batas, wala pa si Moses, wala pa yung law. Pero, inutos na yan ng Diyos. Eh, binagagawa na sa kanila kasi prinsipyo yan. It reminds them that they are to honor God with their finances. Kaya first 10, yung unang 10, before spending anything, yung unang 10, binigay sa Diyos. Ngayon, ganyan pa rin ba sa New Testament? Maraming iba't ibang pananaw dyan. Pero simple lang, kung ganyan sila sa Old Testament, di lalo na sa New Testament, kasi prinsipyo yan eh. Let me just explain to you. For example, you shall not murder. Ano yan? Batas. Tama ba? Law. But there is a principle behind. Bakit binigay yung batas na yan? The principle of valuing life. Kaya, pagdating sa New Testament, yung hindi ka lang magbigay ng halaga sa buhay ng isang tao, that's murder. Oh, hello? Because the principle of valuing life. Kaya yung iba, kung batas lang pinag-uusapan, eh bakit? Fetus pa lang naman yan eh. Hindi pa naman buhay yan eh. Oh, you're wrong. Because it's valuing life. Nakakandinihan tayo. Oh, adultery. Thou shall not commit adultery. It's valuing relationships. Kaya, anong sinasabi ng Diyos? Learn to be faithful because it pictures my relationship with you. Andiyan pa kayo? Hello? So, prinsipyo. Ganon din dun sa 10th tithing. Ang prinsipyo, my money belongs to God. Kaya tinasabi ng Lord, honor the Lord by giving Him the first part of all your income.
Dahil siya ang nagbigay sa iyo ng pinagkakatiwalaan kanya, you bring back to God. Honor Him by telling Him, Lord, you are my Lord. And I just submit to you. I don't understand why do you want me to give you because hindi mo naman kailangan to. But one thing I know, I want to honor you. Tama? Kaya hindi na nga issue sa Old sa New Testament, hindi na issue yung 10%. Lahat willing sila ibigay pag sinabi ng Diyos. But they give regularly to the work of the Lord. Bakit? Para nga, tinan nyo ulit. Para ano? Para for the work of service. For the work and the, for the service. Kasi tinan nyo itong CCF. Hindi naman to nabubuhay. Hindi naman pastor lang to. May mga accountant yan. May mga nag-maintain ng alinisan. Tama ba? Binabayaran yan. Para saan? For the advancement of the kingdom of God. Para saan? Pakinabang ng bawat isa? Hindi. Kaya nga, yan ang panawagan ng Diyos. Now listen to this. Kaya yung Malakay, balikan natin ha, a son honors his father and a servant his master. Then if I'm a father, where is my honor? So ang issue dito, honoring God. It's not the giving. Kaya kung magbibigay ka sa Diyos, ayan na yung kampo mo. Hindi naman honoring, wala rin halaga yun. It's the honoring. Kapag sinabi ng Diyos, ibigay mo to, alam nyo, ang bait ng Diyos, bakit? Nangako siya eh. He honors him, God will honor. Alam nyo, pag nakita niya yung bahay ko, matutuwa kayo kung saan ako galing. Binigyan ako ng Diyos magandang tirahan. But you need to understand the story. Prior to that, may ipong kaming pambayli ng bahay. Kahit man panghulog. Sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yan. Habang ginagawa yung building ng pagtitipunan ng katawan ni Kristo. Lord, ito po yung iniita. Ito na lang na ipong ko. Iyak ako, tagal ko yung ipong to. Anak, di ba akin yan? Opo. So binigay ko. Bigyan ako ng Diyos na matitirhan. Na buo. Sunod, sabi ng mga, dahil bahay ng nanay ko yon, yung mga kapatid ko naman ang titira. Kami naman ngayon aalis. Sabi ko, Lord, di ba alin, nakaipon naman ako eh. Sabi ng Lord, ibigay mo sa akin yan. Ha? Na naman? Sabi ng Lord, bigay mo sa akin. Akin yan, di ba? Opo. Ibigay na naman ako. Kasi kanya yun eh. I want to honor my God. Alam mo, natapos yung bahay namin. Oo, may utang ako sa bangko, pero binabayaran naman agad eh. Kaya nga ang utang ko sa bangko, 15 years to pray. Diba? Kasi sa kanya yun, hindi naman akin yun eh. Kaya every month, Lord ha, utang mo. Lord, utang mo. Baka mamaya makulitan si Lord, babayaran ko na lahat. O diba? Hindi ko alam. Basta, utang niya yun. Ako nakikitira lang. Pag hiningi ulit, sana'y wag. Eh di kanya ulit. Kanya naman talaga yun eh. Di ba? Nakuha ninyo? Oh. Kaya sabi niya, it's honoring God. But when you present the blind sacrifice, is it not evil? Ano ka ba? Huwag yung mga tira-tira. Bigay mo yung best. Medyo ako, dito. Pati yung pagpili ko ng pera, sinisigurado ko yung maganda kay Lord. Yung pangit akin. Eh ngayon hindi na. Check-in na eh. At hindi ko nilalabukos kasi kay Lord yun. Kaya pinipresent ko maganda. Pati pagsulat, sweetheart ko magsulat para maganda. Hindi, kasi nahiya ako sa Lord pagpangit ang sulat. Kasi para sa kanya yun eh. Gusto ko pakita kong mahal na mahal ko si God maging sa pagpirma ko ng cheque. Ayos ba tayo dyan? And I'm telling you, I give beyond 10% because it's not about the 10%, it's the principle that I understand that my money belongs to God. Nagkakaninan po. Kaya, paano magagawa? Excited ka pa? On the Lord's Day, you should put aside something from what? Linggo-linggo, you set aside. Di ba? Naglilista ako ng blessing ko. Bakit? Kasi I need to make sure na bigay ko sa Diyos yung kanya. Nakuha natin? Oh, kaya, yun ang napakaimportante. Embrace tithing principle. Ito, why? And now, listen to this. Kahit hindi ka maniwala, itong amazing sa Diyos. Lahat ng mga nag-embrace ng tithing principle, yumaman. Oh, papakita ko sa inyo. Si William, kilala nyo? Sobsad-sad sa hirap. Tinuruan siya ng sumakay sa barko, sa bangka. Sabi niya, iho, magiging dakila ka. Pero sa bawat sa isang dolyar mo, lagi mo ibigay sa Diyos ang unang 10. Opo, sinunod niya yon. Hanggang sa binibigay niya na 100%. Sino siya? Si William Colgate. Biruin nyo, nung pinagpala siya ng Diyos, umabot pa sa atin. Pabili nga ng Colgate, yung close-up, biruin mo yun.
Paano umabot sa atin yun? Kasi binless siya tremendously ng Diyos. Di ba? Si Lord Edmiston. Tama ba ang pronunciation ko? Nakalimutan ko na eh. Pupunta rito eh. Sabi ng Lord, bigay mo yan sa akin. Lord, nakipag-bargain kay Lord. Binigay niya kahit walang wala. O, bigay. And alam mo nyo ngayon, sabi niya, alam nyo, binigyan ako ng Lord ng pagkakataong magbigay ng 360 million pounds, 36 million pounds sa ministry. Kaya siya nag-sponsor ng Yes, He Is. Kasi nakikinig sila sa Diyos eh. Kasi alam nila, hindi naman akin to eh, kay Lord. Nakuha ninyo? Hello, andiyan pa kayo? Si J.L. Kraft, naalala nyo? Wala sana ng Eden Chiswis ngayon sa atin kung hindi siya nagtiwala sa Diyos. Sabi niya, Lord, I am your partner in business. This is your business. I'm just your co-manager. So here's your share. Kaya ho, basahin nyo. Yung may-ari ng Quaker Oats, hanggang ngayon, andyan pa rin yung Quaker Oats. Bakit? They understood how to follow God's principle. Ngayon, finally, letter Y. Yield first before enjoying it. Ano ibig sabihin ng yield first? Sabi ng Bible, prepare your work outside and make it ready for yourself in the field. Afterward, then build your house. Ano pansin nyo? Maraming tao, kumita ng konti, tayo tayong bahay. Relax ka lang. Gisingin mo na yung katabi mo. Sabi mo, yield first. Yield. 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 Anong ibig sabihin ng yield? Kita. Kumita ka muna bago ka mag-enjoy. Prinsipyo ng Diyos yan. Sabi niya, establish mo muna yung field mo bago mo kung magpatayo ng bahay. Anong ibig sabihin ng Diyos? Yay, matuwa-tuwa. Wow! May bahay na ako. O, anong pambabayad mo sa amilyar niyan? Paano mo i-maintain yan? Dapat, establish mo muna yung tawag sa'yo ng Diyos on how to earn money. Meron kang establishment ng business para na umiikot ka na saka magtayo ng nagnegosyo. Now, in my case, establish ka ng pastor ka. Oh, the Lord will provide for you. Then, tuloy-tuloy na, the Lord will provide according to your needs. Kaya, bago ka mag-isip, mag-apakasal, establish mo muna kung sino ka. Hindi yung, basta nag-iibigan kami. Ano kakainin nyo? Patay kung patay. Patay ka talaga. Baka susunod niya, magpapatayan pa kayo. Yan ang hindi naintindihan ng marami, pa-cute. Establish mo muna kung sino ka. Establish mo anong tawag mo sa Diyos. Then accomplish God's work in you, then build your house. Then understand this. Sabi niya, it is better to be satisfied with what you have than to always be wanting something else. Kasi ang totoong joy is finding your satisfaction in God alone. Now, kaya masasabi mo, Lord, who am I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Pag yan ay totoong-totoo sa'yo, ang saya-saya mo sa buhay. Ang saya-saya mo sa buhay kasi walang mawawala eh. Walang mawawala sa'yo dahil anong kukunin na sa'yo? Wala. Dahil kay God dyan eh. Nakawan mo ako, ninakawan mo si God, hindi ako. Di ang laya mo, di ang saya-saya mo sa buhay. Now, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Tingnan yung sabi ng Bible, be content with what you have. Yan ang sikreto. Merong isang fisherman, minsan, alas 4 ng hapon, nakaupo na. Upo na siya ganyan. Nandun siya sa tumba-tumba. May businessman dumating. Pare, anong ginagawa mo? Papahinga. Eh, bakit nagpapahinga? Ano oras na ba? Alas 4. Ang aga pa. Bakit hindi ka pa mangisda para umunlad ang negosyo mo? O bako, tapos, di pa nagkaroon ng umunlad yung negosyo mo, baka mayroon ka ng sariling fleet, mayroon ka ng sariling mga barko. O, di lalo kang kumikita, tapos makakapag-distribute ka ng mga isda sa iba't ibang bansa. Ibang, di ba? O tapos, o pagkatapos, pag marami ka ng pera, di makakapagpahinga ka na. Ano ba ginagawa ko ngayon? Nagpapahinga. O ba't kailangan ko pang intayin yung lumaki pa? Yun ang pananaw ng makasariling tao. Pareho makasarili. Nakuha ninyo? Eto tayo. Magnegosyo ka pa. Bakit? Nang sa gayon, hindi lang ikaw nagpapahinga. Binibigyan mo ng trabaho ang ibang tao, nang sa ganon, sila rin ay pahinga para sa Diyos. So, our yield is not for us. It is for the kingdom of God. Kaya nga, nagninegosyo tayo, hindi para tayo lang. Pakainin mo yung mga nagtatrabaho. Pakainin mo. Nang sa gayon, kontento ka naman eh. Di, pakainin mo sila, sweldo mo sila ng tama. Ulitin natin. Money
does not corrupt everybody, but the love of money corrupts anybody. So ito ang prinsipyo. Madalas, ang mga tao, itong ginagawa, earn it, enjoy it, repay it, save it, give it. Ganyan lang sila. Huli na yung give it. Sa Diyos, hindi. Earn it, plan it, save it, give it, enjoy it. Okay po? Okay, ano nga ulit yung money? Manage God's resources. Letter O, outline your spending. Outline your spending. It takes a lot of diligence to do that. Letter N, nest egg or save. Letter E, embrace tithing principle. Say it with me, embrace tithing principle. And yield first before enjoying it. Now, ngayon, lahat ng yan bigay sa atin ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, ingat ka lang. Kasi minsan sa galing mo dyan sa money na yan, kaya sabi niya, beware and be on your guard against every form of greed. May tukso. We are in a fallen world. For not even when one has an abundance, does his life consist of his possessions. Kaya, but those who want to get rich, kasi siyempre baka matukso ka, uy, kumikita na ako, umuulad na nga ako, okay nga, ang galing ng prinsipyo ng Diyos. Listen to this. Fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. Kaya for the love of money is a root of all sorts of evil and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs. Hanapin nyo, ang matuwid na tao hindi kailanman magugutom. Kasi susunod sa paraan ng Diyos at imposibleng hindi ka umunlad. Nagkakanilan tayo? Andiyan pa ba kayo? Isipin nyo na lang, tanggal ang paninigarilyo mo dahil kontento ka kay God. Ang laki ng tinipid mo. Kung 80 pesos ang per kaha everyday at kalahating kaha na ubus mo, nakapag-save ka na kagad ng 40 pesos a day. And in one month, magkano na natipid mo? 40 times 30, 1,200. Tama ba? In one year, magkano na tipid mo? 14,400. Ang yaman mo na kaagad ng 14,400. Tama? Sa 10 taon, mayroon kang 144,000. Natutulog ka pa lang yan, hindi ka lang nanigarilyo. Nakakanilihan tayo? Eh, wala pa doon ang beer grande. Ang laking tipid na naman yan. Nakakapagtrabaho ka ng walang sakit ang ulo. Ano pa? Makakapagtrabaho ka ng matino, mapopromote ka. Bakit? Bago yung aalis ka, kumikis ka sa asawa mo. Kasi sabi ng pag-aaral, yung mga lalaking humahalik sa asawa kading umaga, kumikita ng 20% more money than those who do not kiss their wives. At mas mahaba ang buhay nila. Kaya yung mga asawa nyo hindi humahalik, nako, mamamatay agad. Hindi lang mamamatay agad, mamahina ang kita. Kasi paano ka makakapagtrabaho? Yung asawa mo, anak, hindi makakapagtrabaho maayos. Kaya kung sa Diyos ka, aayos ang buhay mo. Nakuha ninyo? Hindi ka maaring mayaman, pero kontento ka dahil alam mo the Lord provides for you. Amen? You will be successful financially. Pero, here's the temptation. Pag dumami na yung pera mo, baka mapamahal ka naman sa pera at hindi sa Diyos. Kaya ingat ka. Kasi don't be a PWD in your financial stewardship. Ano yung PWD? Pursuer of worldly wealth. Ayaw ng Diyos na hinahabol mo yung pera. Ano ibig sabihin ng hinahabol ang pera? You cheat people for the sake of earning. O kaya naman, especially ito ha, mga lalaki, kayo ay itinalaga ng Diyos, yung provision niya, idadaan niya sa inyo. Huwag na huwag yung dadayain ng pamilya ninyo by spending it to your casino, huwag yung dadayain ng mga anak ninyo. Huwag yung daday, kahit mga magulang, huwag yung ginugulangan ng anak ninyo dahil pera ng Diyos yan para sa pamilya nyo. Kaya huwag na huwag sila, ako magulang mo, kailangan provide mo ang pangangailangan ko. Lulong ka na sa sugal, masama yon. Kaya hindi mo pera yan, pera ni God yan. Kaya sabi ng Lord, gamitin mo sa pamilya mo at para sa kaharian. Tama ba? Naging anak mo, hindi kasi nisumba ang Diyos. Iba ganito. Yung asawang babae nagtatrabaho, yung lalaki naman ginagastos sa pamilya niya. Hindi sa pamilya ng pamilya niya, yung nanay niya, tatay niya, hindi masamang tumulong sa kanila at sa mga kapatid. Pero, at least nag-a-agree kayo mag-asawa. Kasi priority mo yung pamilya mo eh. Andiyan pa ba kayo? Kasi yan ay, again, pursuing worldly wealth.
Sunod, huwag tayong workaholic. Yung parang trabaho tayong trabaho, hindi tayong papahinga. Kasi God gives sleep to His beloved. God gives the needs of His beloved even in their sleep. Psalm 127. Nasusunod mo natin? Kaya nagpapahinga. Hindi totoong walang pahinga. Trabaho ka lang, trabaho ka lang, trabaho. Sabi noon, may paniwala, pag tatlong oras ng tulog mo, tuyak na mo, magtatagumpay ka. Pag limang oras, maghihirap ka. Kalukuhan. Ang totoong tagumpay, nakakatulog ka. Hindi during the service. Sa gabi. Maaga natutulog, maaga nagigising, tatrabaho ka. Okay po? Nang matino, maliwanag ang kaisipan para sa Diyos. Nagkakanilihan tayo? So yun ang sinasabi ng Panginoon. Kaya, nagbabayad ka ng tamang buwis. Yan ang tamang, hindi nagpo-pursue ng worldly wealth. Kaya sabi ng Bible, come now you rich, weep and how miserable miseries which are coming upon you. Your riches have rotted and your garments have become moth-eaten. Your gold and your silver have rusted and the rust will be a witness against you and will consume your flesh like fire. It is the last days that you have stored up your treasure. Right, sabi ng Lord, behold the pay of the laborers who mowed your fields, son which and which has been withheld by you, cries out against you, and the outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of the Sabaoth. Wow! Relax kayo. Pag umiyak yung laborers natin because of parang ino-oppress sila, naririnig ng Diyos yun. And we will give an account to the Lord for that. Nagkakanindihan po? Ngayon ang iba, ito pa sabi ng Lord, kasi you have lived luxuriously on the earth and led a life of wanton pleasure. You have fattened your hearts in the day of slaughter. You have condemned and put to death the righteous man. He does not resist you. Minsan, because of our love for money, at even at the expense of the lives of other people. Mayaman na mahirap, nagmamahal sa pera, kaya nagnanakaw, nag-hold up. Yan, love of money yan. Nakuha natin? Pananagutan mo rin sa Lord yun. Okay ba yun? Now, yung iba naman, nangungutang, hindi nagbabayad. Ano yung tawag sa mga nangungutang, hindi nagbabayad? Sa Bible? Wicked! Ang taong hindi nagmamahal sa pera, pag nangungutang, hindi makakatulog na hindi makapagbayad. Hello? At ito malungkot. Habang di ka nagbabayad, hindi ka uunlad. Ngayon, di ko talaga kaya. Di unti-untiin mo. Di ba? Hindi mo kailangan biglain eh. Tiyutin mo. Kaya mga anak, pati mga magulang nyo, huwag nyong pababayaan. Kaya yan ang sinasabi ng Diyos. Now, look at this. He who loves money will not be satisfied with money, nor he who loves abundance with its income. This too is vanity. Hindi ka naman masasatisfy sa pera hanggat hindi ka nakatingin sa Diyos. Okay? Yung iba, ang isip nila ganito, pasinin niya. Isip nila, meron kasing theology yan eh. Hindi ko sinabi na kapag Christian ka, so sobrang yaman ka. Kasi yung tinatawag dyan, prosperity gospel. Hindi masama, may mga taong pinagpapala ng Diyos, praise God. Pero hindi yan ibig sabihin lahat ng tao ay sobrang yaman o magiging bilyonaryo. Hindi ko sinabi yan. Pero ang tiyak ako, the Lord provides for our needs. Amen? Ang taong iba naman, ay kailangan mahirap tayo na Christian tayo. Kasi you sell all your possession and give to the poor. Alam niyo, may mga tawag, may taong tinawag na maging mahirap pero masaya sila sa Diyos. Pero hindi lahat, hindi lahat ay ganoon. Ang alam ko lang ganito, ang tawag ko dyan, provision theology. The Lord provides what we need. Nasabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. Okay ba yan? Okay. So ano pa mga palatandaan na tayo po ay nagmamahal sa pera? Tayo po ay worrier about our daily needs. Lagi tayo nagwo-worry. Mayaman na mahirap, pag nagwo-worry ka, ay sobrang mahal mo yung pera. Worry ka ng worry. Saan ako kakain? Saan ako kakain? Ano kaya? Anong gasto? Dati ko, konti na lang. Yung ipong ko. Wala, konti na lang. Napawasan na naman. Pagka ganun ang ugali mo, worrier ka, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay nagmamahal sa pera. Kasi sabi ng Lord, do not worry then, saying what will we eat, or what will we drink, or what will we wear for clothing, for the Gentiles eagerly seek all these things. For your heavenly Father knows that you need all of these things. Alam naman ni God eh. Tatay natin yan ha. Ulitin ko ha, si God, tatay natin. But seek His kingdom and these things will be added to you. Okay ba yan? At tinan niya sabi ng Lord, do not be afraid, little flock, for your Father has chosen gladly to give you the kingdom. Seek God's kingdom and God has chosen gladly to give you the kingdom. Ano ibig sabihin nun? Sa kingdom, the king provides for his people. Sa kingdom, the king provides for the protection. The kingdom
secures His people. O ano pang iwo-worry mo? Pakisabi sa katabi mo, nagwo-worry ka ba? Pag simagot ng, oo, lovers of money. Diba? Kaya pa nagwo-worry, huwag kang lover of money. Never to be worried. Now, finally, tinan nyo, paano gagawin ko? Then be anxious for nothing. Everything by prayer. Pag-pray mo. Diba, nagmamanage tayo, nagbagbagay tayo ng budget. Ganito ako mag-pray para maintindihan nyo. Lord, ito pong needs ko for this week. Hinilista ko. Provide mo, Lord, yung pangangailangan ko bilang tatay. Pakitanggal na lang po sa listahan ang hindi kailangan. At hindi mo kailangan mag-alala na tatanggalin ni Lord dahil hindi niya magbibigay. Kaya nung minsan, nasa Japan ako, pinadala kami sa isang outlet. Ang mura, rubber shoes. Yung 7,000 plus dito, 2,500 lang doon. Sabi ko, panalo to. Sabi ko sa asawa ko, sweetheart, bibiling ko ba? Sabi niya, bilin mo na, no brainer. Matalino eh. Ako naman, napapray. Lord, bibiling ko ba ito? Sabi ng Lord, wag. Ay, bakit? Hindi ka basketball player. O nga. Tapos pangalawa, may rubber shoes ka pa. Hindi mo kailangan bumili. Relax ka lang. I will take care of that pag kailangan mo. And true enough, nasira yung rubber shoes ko. Alam niyo nangyari? May nagbigay, dalawang rubber shoes. From a person na hindi naman niya alam na kailangan ko rubber shoes. Dahil ba? Dahil mas alam ng tatay ko ang pangangailangan ko. Kaya huwag kang padalos-dalos. Okay? Now, and finally, don't be devoted to the worldly riches. Ano ibig sabihin ng devotee? Kasi your attitude when you have money and lose it indicates a kind of devotion you have towards money. Naalala niyo yung young rich ruler? Sabi niya, okay, sell your possession and give it to the poor. And come follow me. Lungkot, lumayo. Hindi niya handang bitawan. Kapag nawala ka ng pera, tagwawala ka. At talagang sobrang sama ng loob mo, ibig sabihin, sumasamba ka sa salapi. Yan, nawala yung pera. Asan yung Diyos ko dito? Asan yung Diyos ko? Nasaan? Di ba? Sumasamba ka sa salapi. Naka ninyo, maraming tao ganyan. Naloko ka at hindi ka na makatulog. May, huwag ko, bigay mo na sa Diyos yun, niloko ka. Talaga naloloko tayong lahat, tao tayo. Pero hindi naman makakaisay ng loko sa atin. And next time, mahal lang ang bayad natin, parang tuition fee yan, para hindi na tayo maloko sa susunod. Okay po? Pero hindi yan ang Diyos natin. Kung ano yung nawala, papalta naman ng Diyos yun, kung intentional natin na hindi man tayo nagpapaloko. Tama? Hello? At kadalasan, naloloko tayo dahil sa greed natin. Kasi saka gusto natin kumita agad, kaya tayo naloloko. Kaya tasabihin natin, Lord, kapag gustong-gusto mo, relax ka lang, Lord, tulungan mo ako. Huwag kayong mag-alala, naloko rin ako. Minsan, swapang din ako eh. Hindi ko sasabing lagi ako, wow! Di, minsan, swapang din ako. Kaya huwag kayong isipin niyo, pastor, hindi naloloko din. Kapag nauna ang pera, kaya don't be a devotee, pero pag nawala, Lord, pera mo yan, patawarin niyo ako, at tulungan niyo po akong sa iyo ako umasa, hindi sa sarili kong paraan. Pati pera, pinag-aawayan, kaya pati sa mana, nako, yung kahit na sa asawa ko, nung siyempre may mana rin silang konti, sabi ko, huwag ka na makisalo dyan. I-quit claim ka na dyan. Huwag ka na makipagtalo sa mga manang yan. Ang mana natin, si God. Hindi naman sila nagtatalo-talo, mababait naman sila. Kaya lang, hindi ko na pinasasali ang asawa ko pagdating sa mga mana. Nakuha ninyo, bakit? Mas mayaman ang Diyos ko kaysa sa tatay niya sa lupa. Okay ba yun? Yung lupa lang yun eh. May iiwan din. Hindi ka naman doon malilibing. Di ba? Kaya doon ka lang sa Diyos. Kaya yung mga nag-aaway-aaway sa mana, huwag niyong pag-awayan yan. Doon lang kay Lord. Eh, sobra eh. Pinaghirapan ng tatay ko yan. O, tatay mo pala naghirap eh. Ba't ka na kayo pag-away? Di ba? Kaya, tandaan nyo, where your treasure is, there your heart will be also. Kaya sabi ng Bible, no one can serve two masters. Either he will hate the one and love the other. No one! Hindi pwedeng parehas. Either he will hate the one and be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Kaya pag ang pera, hindi mo mabitawan, sinasamba mo siya. Ang pera, maluwag mong hinahawakan. Dahil ang Diyos ang magbubuhos ng mas marami kaysa nakatikom na ganyan. Okay po? Naunawa natin. Now let me end. Therefore, if you have not been faithful in the use, can listen to this, you better be faithful in the use of God's money because God will entrust to you His real wealth.
I-entrust sa iyo yung real wealth, the true riches na talagang para sa iyo. Everything we have now belongs to God. But God will entrust to you yours, your real wealth na iniipon niya para sa iyo. When you are faithful. Kaya pag faithful ka sa maliit, palalakihin ng Diyos. Pag papalakihin ng Diyos. Faithful ka, palalakihin ng Diyos. Pag di ka faithful sa maliit, titiyakin ko sa iyo, you will never be entrusted with greater things. My God will supply all your needs. Not greeds. All your needs. According to His riches and glory in Christ Jesus. Kanina yung pangako na yan? To those who belong to Jesus Christ. That promise is not for everybody. That promise is for those who are in Christ Jesus. Nakakatindi yan? Kaya hindi mo kailangan mag-manipulate ng tao, hindi mo kailangan manloko ng kapwa, hindi mo kailangan mandaya ng iba para lang ma-provide ang pangailangan mo. Dahil for those who belong to Jesus, all your needs will surely be provided by God Himself, our Father. Kaya friends, money does not corrupt everybody, but the love of money corrupts anybody. So what will you do? First, learn this habit. Money. Manage it. Keep a good accounting. Outline your spending. Nest egg. Embrace tithing principle. And yield first before enjoying it. Please, don't allow the handicap in your financial stewardship. Ano yan? Never be a PWD. Pursuer of worldly riches, worrying about our daily needs, and devoting ourselves in seeking or serving money, but rather devote ourselves to Jesus Christ, who is the source of all things. May I tell you this? Succeed financially. Sabi mo sa katabi mo, succeed financially. Hayaan mong habulin ka ng pera at huwag ikaw ang hahabol-habol sa Kanya. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Kapatid, talaga bang kay Kristo ka? O inakala mo lang kay Kristo ka dahil nag-a-attend ka ng service? Alam mo kung talagang kay Kristo ka, susunod ka sa paraan ng Diyos. Kung talagang kay Kristo ka, inaamin mo ang lahat ng bagay na meron ka ay galing sa Kanya. At ito'y pangangalagaan mo ayon sa Kanyang paraan. At hindi mo hahabulin ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa iyo, kundi hahabulin mo ang Diyos na nagbibigay ng pagtitiwala sa iyo. Kapatid, saan nakasalalay ang iyong pagtitiwala? Kay Kristo ba o sa sarili mong kakayanan? O sa sarili mong yaman na inaakalang iyo? Listen to this. God loves you. God wants you to be successful by not allowing money to enslave you, but to use money that you may become what God wants you to be and do what God wants you to accomplish. That one day when you face Him, you will hear Him say, "Well done, good and faithful servant." Thank you, Jesus. Father God, we thank you, Lord, for this wonderful afternoon. And I pray for those who are in this auditorium who have not really surrendered their lives to you yet. Kaya lagi sila, Panginoon, nababaon sa utang at madalas sila pang galit pag sila sinisingil. Panginoon, madalas sila po ay nababaon, Panginoon Diyos, sa frustration sa paggamit ng pera. Aming Ama, thank you that you're willing to free us from those slavery by following your ways. Kung medyo nagkamali na kami in the past, thank you God that you are there to help us fix it. You will give us wisdom that we need in order, Father God, to fix our financial problems. And thank you, Lord, that you want us to financially succeed, not necessarily having too much money, but having enough to honor you, to glorify you, having enough to accomplish your will in our lives. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.